naman makapag-form na maayos si Mickey and si Medusa dito. Magagagame 3 hata talaga. Oh, guys, alam nyo na. Pero sorry to cut you off. Bakbaan nga agad tayo dito. Insania mukhang delikado. Being blocked by Antares. And the first blood, of course, mapapasa kamay dito ng ngayon Pandas. Kiyotaka will take the first blood brought to us by 747. Guys, lahat ng mga gustong ano dyan, mag-gabit dyan. Uy, ano yun? Berlin. Heart Berlin. Heart ayan, mag-PM na kayo sa Kuya Nick Page. Ayan, sa lahat ng mga gustong mag-bet. PM-PM very lang, boss. Nice start for 9 Panda. Si Kiyotaka pa talagang nakakuha ng first blood dito. So, syempre, early bottle na agad yan. And magkakaroon na nga siya ng lamang, no? Up against dito sa kanyang katapat na Pangol here. So, we'll see kung ano din ang gagawin ng Pangolier dito. Kasi once na din naman na makapag-level 6 si Misha, obviously, magiging malikot na din naman siya sa map. Same goes for Kiyotaka. Siguro I understand din kung bakit nag 9 Panda si JB and si Sir Mike. Kasi yun nga, wala nga talaga naman sila masyadong pang disable dito sa isang Storm. And Terror Blade din kasi. So, yung mid-carry, medyo hindi mo alam kung sino uunahin mo. Pero ano ah, tawag dito, wala rin gaano disable yung side ng 9 Pandas. Pareho silang walang gaanong disable. Bilang lang, di ba? Pero eto, maganda to, Kiyotaka. Meron agad siyang blade zumatak dito. So, Falcon Blade para sa Storm. In terms of harassment dito kay Nisha, eh palag-palag naman na dun yung damage ni Ayanokoji Kiyotaka. Ayan, Okoji, wala eh. Pero dito naman sa top lane, no, I think si Mickey naman kasi, nakita ko, lagi naman natin siya nakikita na nag-aalki talaga. At ito, nagiging aggressive talaga siya. Oh, tuloy dito, unstable concussion. Pero di naman mamamatay si Miero, all goods pa rin. Walang problema, insane niya. Siya yung delikado wata dito. Few more right clicks will do. Kaso nga lang, mga buhay pa si insane niya. Mga tropa babes. Etong top lane, ang laki ng kill potential na dito for 9 Pandas and for Team Liquid. For both teams. Kasi si Mickey, pwede naman siyang pumatay ng pumatay. Pero same goes for 9 Pandas. Pwede nilang ipatayin din yung Team Liquid dito. Lalo na pag sobrang nagiging aggressive na sila like this. Kasi si Mickey, etong Alchemist, easy lang naman yan patayin eh. As long as wala pa siyang ultimate, wala pa siyang yung regeneration niya. So, kailangan pa rin maging maingat ng Team Liquid dito. Although, they do have the ST with a Shadow Poison na pag na 5 stacks ka na, ang laki ng mababawa sa HP mo. Tulad nito, pero Miero, falling low. Grabe yung Shadow Demon talaga mang zone out sa lane. Partida, katapat nila Bounty Hunter. Pero the good thing about 9 Pandas is meron silang Bounty Hunter. Once na iwan ni Insania ng lane, ang daling patayin ng Alchemist sobra. Diba? Oh, tingnan natin. Pero mid lane naman, no? I think. Oh, sorry to cut you off. Mickey, mukhang delikado. Isang kaltok na lang coming from Antares. Ayun. Nabigyan po dito si Mickey. Well, napatay naman nila si Antares. Pero kahit na Alchemist po ang namatay for Liquid. Na, oh, happy-happy dyan yung 9 Panda, syempre. Ayun nga. Ayun na nga sinasabi ko. Yes, they do have the kill potential. Pero Mickey, kailangan niya pa rin maging maingat. Ito. Oh, Zai. Ang delikado ata, malapit na mawalan ng mana, mabubuhay ba? Pero dito si Bossy, Blood Grenade, Ramses pa nga ang mabibigyan nata dito, LV. Now Ramses, Arcane Bolt, and that is enough! Ramses, you are gone! Bossy will take the kill, nicely done for Liquid. Ayun lang, nabigyan naman yung carry din ng 9 Pandas dito. So same goes, sasabihin ko sana na kailangan maging maingat ni Medusa kasi once nawala siyang mana, early game, ang bilis lang niyang mamatay. Pero, well, of course, they do have the Skyrat din naman yun, no? Na masakit din eh. Nagpakamatay na lang dito para makapag-TP, makapag-regen, and then makapag-TP back to the lane and harass this Terror Blade. Pero nakita mo, pag nakakapatay yung Liquid, mas maraming nag-cheer sa kanila sa crowd. Naririnig natin eh. Eh, wala eh. Europe eh. Diba? Nasa Germany sila eh. So, mas maraming Liquid supporter dyan compared mo sa CIS supporters. Yun na lang yun eh. Sabagay. Well, you do have a point there. Pero op, delikado ata. Wala nang mana si Zai. Pero meron pa naman siyang magic wand. That's okay. Tsaka okay lang. Nakabase naman siya. Meron sa mana regeneration. At meron siyang Lotus dito na just in case na sobrang bumaba na yung mawawalan siya mana, sobrang baba ng HP niya, pwede lang niyang pambait yan eh, yung Lotus.
later on, yan yung usually pinapambit eh, yung Greater Healing Lotus sa isang Medusa na akala mo mamamatay na siya agad kasi wala na siyang mana, pero with just one Greater Healing Lotus, eh, matuturn things around niya pa. So possible na ganun yung mangyayari later on, but we'll see kung anong gagawin itong Medusa off. Si Kiyotakit dito, medyo ano, medyo maganda yung pinapaita niya sa may gitna. I think gusto mo, usually kapag meron ang Stormy, yun nananalo talaga sa lane. Kasi gusto mong masulit na masulit yung power spike ng Storm early on. Diba? Kasi pag kumunit ko natin yung mga heroes niya, kailangan niya nakasama para talaga makasolo kill. Pero sa ngayon, malalambot pa yung heroes dito ng Team Liquid. Pero ito, dadive nila Miero si Mickey. Nice disruption coming from Insania. Mickey, may babata pa naman yung Sable Concussion. Purify Flames once again. Mickey, in trouble. There is a Sonic. Goodbye to you, Mickey! Kiyotaka, masosolo kill nga lang doon inisyo sa may gitna, pero kahit na Insania. Juan Delicado, Fortune Sen again, Roger, and Antares, the duo, the mighty duo, they are gonna get the kill. Concussive shot coming from Bossy, Fate Sedic, nandiyan na, Roger, he should be fine. Papalo-paloin na lang daw dito ni Bossy, Roger, mabubuhay nga ba, isang palo pa, ang kanyang inailangan ba na joke, Israel, Roger, he gets a denied! Ang galing mo mag-computer, men! Antares, okay, kailangan mo na umatras. Blood Grenade, oh, puso ka muna dyan. Bossy dito, mabibigyan. And Antares in trouble as well. Miero, kailangan natang umatras si Antares. Okay, magpapaalam na yan. That's one thing for sure. But what a play coming from Miero. Coming from Roger. Yes, what a play from Roger nga. Kasi nga eh. Uy, pero okay, habang pala nagkaklash na sa taas, eh may nabigyan din sa mid lane. Thank you po. Matuti talaga natin, sobrang babait to. Ay, hindi ko alam to. Ay, ba't dalawa to? Sa'yo yan. Ah, okay. O, sige. Ayun. Ha? Pero teka lang, si. May bakbakan. Up, Nisha. Okay, swashbuckle na nga lang muna. Mukha makakapagawa pa naman nata dito si Nisha. But the question is, aabutan ba ni Antares pag ito kinaltokan? Nako, sinasabi ko na sa'yo. Ay, hindi, wala siya shuriken to. Ayun lang, pero kaya naman. Forces and Purifying Flames. That's how you burst down a Bangalier. Mamamatay po dito si Nisha. Yan, ganda ng ginagawa ni Nine Pandas ngayon, no? Sobrang aggressive nila sa map. Well, they do have the Oracle din naman, na hindi lang kasi pang defensive yung Oracle eh. Meron din kasi siyang burst damage coming from their Purifying Flames. Gusto mo na ito, sir? Sige. Salamat, sir. Kasi nagsasabi ng ano, hindi naman pala yun. Hindi, go lang ako kahit saan. Okay. Basta may mind lang. Gulo mo. Ito naman sinisiraan mo ako on stream eh. Hindi. Nagugulo lang ako sa'yo. Pero, well, yun na nga. Sinasabi ko, very nice play from Roger nga nakita kanina. But, sa ngayon din naman, no, eh, Team Liquid, syempre, kailangan din nilang magiging malikot dito sa mapa kasi hindi pwedeng mag-farm lang sila ng mga farm. Lalo na yung Nine Pandas dito, eh, sobrang likot. Tingnan mo si Antares, nandito na nga sa baba. May plano nga sila. Oh, pero mamamatay nga po dito si Bossy. Kiyotaka will secure the kill. 8-5 on the board. Maganda pinapakita dito may ng Nine Pandas. Isipin mo, kalaban nila Alchemist. Pero nasa kanila pa rin yung 1 key gold advantage early on. Usually, dapat nasa Alchemist. Eh. That means, nape-pressure nila yung Alchemist doon sa may itaas and nakakapag-farm yung TB dito naman sa may ibaba. So, all is well for Nine Pandas. Can't wait to see kung paano babawi dito yung Team Liquid. Yes, I think for now, Nisha, kailangan niya magbigay ng space. Eto, tatlong heroes, gagalaw. Yup, delikado ato si Kiyotaka. Pero, andon siya sa may Gidli para maitulak. Kapag nag-Rolling Thunder, Kiyotaka is fine. Mabubuhay pa nga, pero insane niya. Delikado, Purifying Flames. Nandiyan na, one more Fortunes and Blood Grenade. It's not enough. Mabubuhay pa rin dito si Insania. Thank you so much for the heal, sir. Roger has been silenced out. Nisha, with the double damage, they are gonna get the kill. Pero nahila na nga dito si Mickey with a Farfly. Mamamatay nga ba si Mickey mo? Ang malabo naman. Mabubuhay pa dito yung Alchemist. Mabuhay pa naman si Alchemist dito, pero nakikita natin na pinipressure talaga nitong Nine Pandas si Mickey. Oo, grabe nga yun. Miero, falling low, has to be careful. Dito naman si Antares, pero ayaw lumapit ni Mickey. Understanding na mayroong Bounty Hunter doon, so mamamatay dito si Miero. Nicely done. Pero ito, Nisha, with the rotation. Si Kiyotaka yung una niya may kita dito. Masakit yung swashbuckle na ito ni Nisha, pero wala siyang mana pala. Uy, Kiyotaka, pwede siya sumolokal dito, ha? Nako, Nisha, kailangan mo ata. Ay, ito na, sinolokal na nga ata.
Kitaka, hinahabol si Nisha. Delikado ata. The outplay, it is there. Nisha, mabubuhay nga ba? Swashbuckle, nandiyan na. Fumer hits is enough, but Nisha, well calculated yan, tropa. Mabubuhay pa dito si Nisha. Yun lang, nabuhay po. Akala ko nga kayang-kaya patayin yun. Pero nakikita natin, no, mabubottom lane, mid or top lane, may bakbakan talaga. At yung Nine Pandas dito, parang nafe-feel na nila yung momentum. Eh, na, okay, kailangan natin patayin. They have an Alki and a Medusa. Even if this is an off-lane Medusa, still, kailangan pa rin naman talaga niyan ng farm. So, ginagamit ng Nine Pandas to their advantage itong mga skills nila, yung magic damage nila, para lumamang dito sa early. Pero ito, yung Alchemist na abawin na so far. At tinan mo naman, top net worth na yung Alchemist. Doing fine. Dito si Mickey. Ah, ganyan. At least kahit papano yung Alchemist nyo, eh, nakukuha na yung gusto makuha early on. Pero, op, nalapagan na sa entry. Si Antares, Rolling Thunder, gagamitan na. Mukhang delikado bata dito yung Bounty Hunter. And, uy, naupo. Yun lang na-traffic si Nisha. Eh, kaso lumusot sa Eskenita. The false promise pa naman ng Tares. Mukhang mabubuhay pa nga ata. And, ah, hindi, actually, hindi false promise yun. Pero mabubuhay pa rin si Antares. And Roger ang mabibigyan. Yan, okay lang. At least, kung hindi man namatay si Antares, eh, at least, they killed one support. They killed Roger here. So, that was still a kill for Liquid. Dust. TP out lang. TP out lang. Hindi, asartalo si Boxy nun. Kita ka? Wala. Hindi mamamatay yan. Lalo na may ball lightning. Pero yung two supports talaga dito, nagpa-play around sila kay Nisha because they know na wala naman silang gagawin dito sa may sa Medusa and Agi. Magpa-farm na lang muna yan eh. So, ang ginagawa ng Liquid is three heroes. Yung gumagalaw, make space for these two to farm. And later on, pag nakapagkuha ng item, jokes na din naman yung dalawa. Pero, oh, tulad niyan, Nisha! Naku po, ang delikado mata si Nisha. Uy! Uy! Nagmintes yung palo, Nisha! Up! Ahabulin kita. He's gonna take the kill. Walang kawala. Buti na lang, no? Eh, napatay pa nila si Nisha doon. Pero kung nabuhay si Nisha doon, laking boset yun for Nine Pandas. Pero, ang sa akin lang din naman, very well played from Zaya kasi Medusa siya, pero kahit solo siya dito sa baba, hindi siya napapatay talaga kasi well played din kasi for the two supports ng Team Liquid dito na parang pinapapunta din nila yung heroes ng Nine Pandas sa mid lane to help out Kiyotaka and of course para magiging aggressive din. Sinasabayan nila yung pagiging aggressive. Kailangan. Pandas. Kailangan. Oh, a long zip in coming from Kiyotaka. Hihilayin nata dito si Mickey. Yup, there is a pullback. This damage, it is there. But Insignia comes in with a clutch and save. Is it gonna be enough? Mickey, cooldown pa. Chemical Rage. Mamamatay nga po dito si Mickey. And now Insignia in trouble as well. Double kill for Roger. But Nisha comes in with a Rolling Thunder. And dito na nga po, yung tatlong heroes of Team Liquid. Masasagasaan si Kiyotaka. Pati yung Oracle. Pero papatay naman doon nila dito si Kiyotaka. Ayan ang Koji. But the false promise comes out. Coming from Roger. This might be enough to turn things around. The vortex coming out from Kiyotaka. Boxy has fallen. Nisha going for the play. Kaso nga lang, Kiyotaka, wala na siya gaano mana dito. Pwedeng habulin yan. Swashbuckle in. Eh, merong ano. May Arcane Ring bigla. Naging sapat pa nga yung Arcane Ring para makapag-TP out si Kiyotaka. And he's gonna be fine. Ganda nun for Nine Pandas. Si Nisha, I think he badly needs that defusal pa para naman may bawas dito sa mana ng Storm Spirit kasi wala pa talaga, hindi pa nababawasan eh si Storm dito pag sinaswashbuckle siya. Oh, hindi sapat yung smoke play. Nasayang pa nga yung smoke play dito ng Bounty Hunter to dodge that congressive shot. Pero Roger, mga delikado, tatalo si Kiyotaka, mahihila si Nisha. But nice disruption coming from Insignia. It might be enough to save Nisha from dying here. Kiyotaka, the jump in, bat flaming lasso coming from Miero. And that is enough, Nisha. Goodbye, dominating for the Storm Spirit. Miero, falling low, mamamatay na agad dito si Miero. But Kiyotaka, against the odds, together with Roger. This man is dancing between them. Who is this guy? Kiyotaka, ayan o Koji Zai. Kailangan mag-ingat. Pero max out naman yung manager dito. Pero may hila pa rin na upo, Zai. Mukhang delikado nga ata. Kaya pa atang patayin yung Medusa. Kiyotaka against Seeds ka talaga. Together with his team. Kaya ba? Kaya ba? Mukhang malabo. Give up na sila. Masyadong makunat. At meron pang magic wand dito si Zai. Hindi nga nagamit niya yung Lotus. Tsaka magic wand eh. Phylacteries na key. Tumataas talaga yung mana niya. Max Mystic Snake ba naman. So, goods na din naman
pa rin yun, especially for Nine Pandas. They kill the heroes ng Liquid dito. Pero na nakakalimutan nila yung damage. Parang hindi nila napapansin talaga si Roger eh. Ito yung dapat nilang unahin si Roger. Ayan, katulad niyan, Delikado ata si Antares. Oh, support nga daw muna. Ito si Antares alam muna. Magbibigyan natin. Pero sakit ang ano ha, palo niya. Pero Antares mamamatay pa rin. Yun. So, yun nga. Purifying Flames kasi yung isa sa mga nagiging main damage dealer dito sa Clash's early game from Nine Pandas. Kasi nakikita mo naman, di ba, kanina pa nagdo-double kill to si Roger. Ang sakit din kasi ng burst ng Purifying Flames. Ang bilis pa ng cooldown. So, kailangan, I think, later na mauna nila to. I think this is the most important hero to silence. Ito kay Boxy. Kaso iniisip mo, may Storm din kasi eh. Kaya medyo mahihirapan din yung Team Liquid dito kung sino ba talaga yung kanilang info-focus. Ito, malapit na naman defuse sa Linisha eh. Eh di kaya paano may pangsagot tayo sa Storm. O diba? Eh di... All goods. Eh paano may way to round down peeps? Tingnan natin kung anong gagawin ng Liquid. Kasi sabihin natin, yes, nakakapatay ng nakakapatay yung Nine Pandas, pero sumasagot din naman yung Team Liquid. And the good thing is, nakakapag-farm naman si Mikey ng maayos. Medusa, well, given naman yan, offlane kasi si Zai, offlane Medusa kasi to, so hindi naman talaga yung priority niya is to farm ng farm. And nakikita natin, kailangan niya pa rin sumabay sa clashes, lalo na pag inaapat na din sila ng Nine Pandas. Oo, tulad nito, Antares. Ah, nakita! Ni Insignia, mapapalabog, swashbuckle na dyan, concussive shot to Suwin down as well. Dusted nga ba yung Bounty Hunter? I don't think so. At atras na lang muna kay Antares. So, nice try pa rin for Team Liquid. That's okay for Team Liquid. Well, Nine Pandas din naman, no. I think ngayon, medyo nagli-lay low na sila sa kanilang paggagang. Oy, pero Kitaka, going for the solo kill. Mickey, mukhang delikado, forces in, purifying place, but a concussive shot will be there. I mean, unstable concussion. Buti nilang na false promise si Roger, yung Storm kamuntikan na. At mamamatay na nga lang po dito si Roger. Nice try for Nine Pandas. Pero napagandang backup nun. Coming from Insignia, di ba? Tsaka namatay din po si Miero dito sa mid lane. So yun, two heroes pa ngayon nawala sa Nine Pandas dito. No? At nakikita na nga natin na papuntang 20 minutes na din kasi tayo. At nakakapagpa-level. May sakit level sa din yung Liquid dito as well as items. So may defusal na din kasi si Nisha. Isa to sa mga key items ng isang Pangolier. Additional damage din yan. And para mabawasan din yung mana neto ni Roger, ni Kiyotaka, at mas mapapahirapan sila sa clash. So sa ngayon, Nine Pandas realizing na they did try to kill Mikey, pero na-realize nila, okay, hindi na ata natin kaya. So kalma-kalma muna tayo ngayon. Kalma lang. Zai, kamusta natin si Zai? Going for Aghanims pa rin. Ito yung napapansin ko. Kung hindi ka, Vlads, excuse me, i-rush mo na lang yung Aghanims. Kasi makunat ka na eh. Sobrang unat mo as a hero. So, buko na lang ng Aghanims. Para kahit papano eh, andun yung ano mo, yung annoying Mystic Snake every team fight. Yung kahit papano eh, makaka-disable ka with your Mystic Snake. Diba? Oh, pero kita ka, wala siyang ano ah. Naku po. Oh, silence. Nadyan na, swashbuckle, Mystic Flare, goodbye, dominating, gone. Insane niya, makakakuha nun. Ayun nga, very nice for Team Liquid ah. Pero si... Sige, taha ka dito. Dapat kailangan maging maingat yan. Knowing na may Skyrat yung kalaban dito at mapatas na yung level. So matagal na din yung silence. Once na wala pa siyang BKB, I think he needs to be very, let's say, play safe sa mapa. Kasi may kill potential na yung Liquid dito. Eh. Mahuhuli na talaga siya. Unlike kanina na medyo mababa pa yung level. Wala pa masyadong item. Damage ni Nisha. Oh, masyado masakit. Pero dito naman si Roger. Ready to provide the sustain, the heals, the false promise on himself. Buhay pa ata dito si Roger. Buhay pa nga. Ayun, nabuhay pa. Di pa umilaw eh. Pero op, kalto ka muna, sir. Vortex coming from Kitaka, trying to pull him back. The Flaming Lasso once again. Running out of mana, down to 50% mana. Pero napag-zone dies pa naman dito si Zai. Nice disruption coming from Insignia. Delikado bata dito yung TV. Mystic Flare, nadyan. Hindi magigising si Ramses. Namamatay siya dito. Nisha,
Kunti the kill pero Kiyotaka susugurin niya nga dito sila Nisha pero kailangan na ata muna umatras. Nisha is just too damn good. Double kill for the Bangalier. Mamamatay na po dito si Roger. Sable concussion once again and Miero, he is gone. Liquid, this is their fight in Tier 2. Kailangan na magpaalam pero meron pa namang fortification but still 9 Pandas natalo sila sa last team fight. Yun na nga, na-burst down nila yung TB, hindi man lang nakapag-sunder. At sabi na eh, once na talaga magkaroon ng defusal si Nisha dito, mararamdaman nila yung swashbuckle at ganun nga yung nangyari dito sa 9 Pandas. And because of that, they yield 2 cores, 1 support, and they even got the tier 2 mid lane tower. Ganda din kasi ng ginagawa ni Mikkei eh. Sumasabay din siya dito. Sakto lang din after that Radiance, he went for that BKB kasi he knows na hindi talaga forever yung maibibigay na space na itong Team Liquid or yung makakakampi niya sa kanya. Kailangan niyang sumabay ASAP. Kumuntigan na nga rin si Zayden, hindi ba? Nahilan na, nalaso na. Kaso may mahanap pa rin para magani eh. Para makapag stone gaze. Diba? Nailubog din ni Insignia. So, hindi nila napatay si Zai kahit na nag-commit sila. Nag-overcommit sila para lang patayin si Zai. Kiyotaka. Uy, wala nang galawan yan. Kailangan mo na BKB tropa. Kiyotaka. Mamamatay siya dito when Bossy will take the kill. Ayun lang. Laging napamatay si Kiyotaka ng ganun-ganun lang. Kayang-kaya talaga siya kapatayin eh. One core, sabihin natin, Alke or Pangolier plus a Skyra. Kaya talaga siyang patayin. So I think he badly needs his BKB para pag na-silent siya, makakapag-BKB out lang siya dito. No, pero sa ngayon, wala. Kaya sense yung gustong buuhin ng Storm Spirit dito. Isang silence ka lang kasi. Pero sobrang laking tulong ha, ng Kaya Sanj. I mean, sobrang laki. Pero isang silence, kayang-kaya pa rin siya patayin dito. Kahit meron ka status resistance, ang daling patayin ng Storm Spirit. Up, see niya. Mamamatay pa siya rito. Hindi, mga malabo naman. Kaya naman. Oo. Hindi naman sila mamamatay. Happy-happy naman sila dyan eh. Pero oy, see niya makakuha ng Aghanim Shard. Inan pa, nine pandas, sinan mo. Na, parang sila na yung nagkahabol sa Liquid dito eh. Parang sobrang desperate nila makahanap ng kill para makabawi man lang kahit papano. Oh, flaming lasso na dyan na. Tatry nila dito patayin si Nisha. And all of a sudden, it got bursted down. Mamamatay po dito yung Bangalier. So nice kill yun for nine pandas. I think Nisha, kailangan niya maging maingat dun. Alam kasi ng 9 Pandas na kumuha ng, kakakuha lang ng shard eh. So obviously, most of the heroes ng Liquid nandun sa kanilang shard sa baba. And after, right after nung nakuha yung shard, nagpakita agad si Nisha. So aware yung 9 Pandas na, ah okay, walang kasama to. Kayang-kaya natin patayin to. Kaya confident si Kiyotaka na mag- Sorry to cut you off, pero natalo na niya dito si Bossy at mamamatay nga yung Scarlet Mage. Si Zai andito na sa may Oracle. Pero mukhang wala naman magaganap dyan. Instead, si Miero yung mabibigyan dito. Nakita nila yung scene niya, pero nagtatago si Kiyotaka. 8 seconds for may the kita TV. Ba? Ay, nakita na yung scene niya. Hindi. The armored play. Ay, nakita ng Shadow Poison. Nakita ng Shadow Poison, Kiyotaka. Holy ka, pero tipyaw na lang. Ball lining tipyaw. Eh, ang good! Yung Mystic Stick with the Aghanim's Kiyotaka. Paalam! Nalalabi na ang iyong oras sa tatalon si Mikkei with the unseeable concussion and goodbye, Kiyotaka. Pero Nisha mo ang delikado, babawian nata nila. Roll up, Rolling Thunder, that's how you escape. At mabubuhay pa si Nisha. Roll up lang yun. So pwede pa sila pumalag ngayon, ah. Meron pa naman silang Rolling Thunder. Actually, all of the ultimates dito sa Team Liquid is up. Saktong-sakto. Pero ang ganda ng pagka-mistakes ni Gizay doon. Saktong-sakto. Kala ko nga makakapag-TP out na si Kiyotaka doon, eh. Pero Team Liquid, well, they do have the advantage here, guys. 6K gold lead na nga for Team Liquid. But this is an Alke. So we're expecting naman talaga na lumamang yung Team Liquid dito. Pero ito, Antares mo, mamamatay na naman. And yup, Nisha will take the kill. Unti-unti na pong ginagalit dito yung Team Liquid ng 9 Pandas. Magiging mahirap to for 9 Pandas later on, lalo na, yes, they do have the Storm and Terror Blade. Effective pa rin naman yung dalawang yan sa late game. Pero ang kalaban mo kasi, Medusa Alke. Isa yan sa mga malalakas talaga sa na-carry, na hard carry pag pumunta ng late game. At ito pa nga, uncontested yung magiging Roshan nila dito. Kasi obviously, hindi naman masyado malayo yung 9 Pandas. So I think Roshan,
Yep. Siguro it's best to give it to Nisha or Mikkei. Kung kay Mikkei man, meaning nun, sasama na talaga siya dito. Oh, pero wala na to. I mean, bigay na bigay niya. Walang ano, walang sinyalis na i-contest to ng Nine Pandas. So, thank you so much for the Roshan. And Nine Pandas, Nisha. Paalam po. Roshan kill brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Guys, go Vortex! Yun. So, okay. Yun nga, sabi ko, it's either Nisha or Mikkei. Kung si Mikkei magdadala, eh, sasama na yan. Pero sa ngayon, eh, si Nisha naman yung kumuha. So, I think Mikkei still wants to farm for now. They will try and take down this tier 2 tower naman siguro. They do have the advantage having that Aegis dito kay Pangolier. So, kahit pumasok si Nisha dito, dalawa naman yung ang kanyang buhay. Aha, pero eto na. Men, yung nagbabad yung Rolling Thunder. Si Zayn na nga lang muna. Yung, nandito sa may front lines, Nisha magpapakita. Well, sa bago may Aegis, nandito yung Pangolier. So, hindi matatakot si Nisha. Kompleto dito yung Liquid, ha? Mukhang basag ata itong tier 2. Kahit i-fortify mo pa. Pero wala na ata silang plano i-def to eh. Bigay na to. Naka-position na din talaga yung... Naka-position na din kasi yung other heroes ng Team Liquid. So, might as well, bigay mo na lang yung tier 2 tower and high ground naman kayo if ever man na mag-push pa yung Team Liquid. Pero I think, hindi na. Goods na sila dun sa tier 2 and go back to farming na lang muna sila. Well, yung Aegis dito ng Team Liquid, ano lang to, pangakuha ng mga tier 2s, pang-control lang mapa. Yung second Aegis ata natin, ayun yung magiging free pass nila into taking objectives. Mismo, yung mga set of racks na kukunin nila or even win the game. Tignan natin. And straight into ads para dito kay Nisha. Okay, more on teamfight item talaga gusto dito ni Nisha. Walang problema, smoke play. For the side of Liquid, tatalo si Kiyotaka, mahihila sa Insignia, walang save, but the Rolling Thunder coming from Nisha, what a clutch save, and now Mikkei, at save, but concussion not to Kiyotaka, nice false promise coming from Roger, pero huhulihin niya nga daw dito, yung Shadow Demon, but the Magic Wand is enough to survive, mabubuhay dito yung Shadow Demon, pero Nisha, doesn't have the mana, swashbuckle out na lang muna ang gagawin, delikado na nga ata dito yung Batrider, look at the damage falling in, plus the silence, plus the Arcane Bolt, another Arcane Bolt, and now Nisha blinking in again, Mystic Snake for the disable. Mamamatay po dito si Miero. Ramses on his way out. Double kill for him, but he needs to go back. Namatay na dito yung Alchemist. They brought down the big fish. Roger, grabe naman problema niya dito. Yung Skyrat. Double kill para dito kay Bossy, pero napatay nila yung Alchemist. So okay na okay nga yun para dito sa side ng Nine Pandas. Ang problema kasi, actually, ang ganda ng pagkocontrol ng Nine Pandas dito kay Alke. Napatay nila agad. Pero ang problema kasi ng Nine Pandas dito, hindi lang si Alke yung mag-hit dito sa Liquid. They also have Zai. Nisha, yes, nawalan siya ng mana kanina. Pero meron pa siyang Aegis eh. So dalawang buhay, makapagkapatay, magre-respawn. Okay, full HP, full mana na naman ulit. At yun ang, I think, one of the reasons why din talaga na natalo yung Nine Pandas doon sa clash na yun. Teka lang, Antares mo ang may pinaplano dito ha. On the way si Kiyotaka. On the way, on the way, on the way. Delikado si Bossy, matatalon ng to. Oy! Pero napag-blink out. Naku, yaman ha, Miero, blinking in once again. Tatalon si Kiyotaka at mukhang mamamatay yata si Bossy. Yes sir, he's gonna go down. 5k advantage na lang, natapyasan na po ang kalamangan dito ng Team Liquid. I think yung mga ganong positioning ni Bossy, kailangan niya maging maingat sa kanyang positioning knowing na they do have, I mean, Nine Pandas have the BH na makakapagbigay lang ng information and meron silang dalawang heroes na pwedeng tumalon sa kanya. Especially the Storm Spirit na ball lightning in, ball lightning out lang yung gagawin. And he knows na wala siyang kasama doon eh. So, as expected, eh, mabibigyan talaga si Boxy doon sa bottom lane. Pero eh, sa ngayon, Terror Blade, payaman na din ah. Kahit Alchemist yung kalaban niya dito sa carry. Tingnan mo, masyadong, medyo magkalapit lang yung gold advantage nila dito. Pero it all comes down to the impact later on sa clashes. Kung sino yung may mas malaking impact. I think, yes, gold is important. Pero sabihin nating mas mayaman nga si Alke. Pero si Mikkei, mauunang mamamatay naman. Mas maraming mabibigay si Ramses sa clashes. So gusto kong makita kung ano yung mangyayari sa next clash. Maybe, medyo matagal pa pala yung Roshan dito. 3 matagal minutes pa at mag-extend pa nga. Tignan mo yung item build dito ni Ramses. Usually sa gantong game, kailangan mo na Manta style eh. Pero sa sobrang tiwala niya sa Oracle niya and sa mga 4 staffs ng kakampi niya,
Straight into BKB, Daedalus na lang. No time for the Manta kasi mo ang SNY na nga lang para nga dito kay Ramzes. Diba? In-SNY na lang, di na nag-Manta. So, grabe tiwala niya sa ampi niya. Anong silence-silence? Hindi ko kakabahan kahit silence lang. Goods lang din naman SNY, meron na mga status resist eh. And syempre, they have the Oracle. Pwedeng-pwede ka lang i-save niyang Oracle. So, yun. I agree with you na tiwala lang talaga sa kakampi ang gagawin ni Ramzes dito. Pero later on kasi, pag na-control ng Liquid yan si Oracle, pag naunang mamamatay yan, yun ang magiging problema dito kay ni Ramzes dito. Oh, cute ka. Naku, nalutuan na itong damahalat. Pero dito na yung disruption coming from Insania. Bossy up, nakapag-ball lining out. Si Kiyotaka and it should be fine. Pero na flaming lasso. Na dito ata si Nisha. Mukhang delikado. And now the zip in Nisha. Napag-roll up pa. Mababuhay pa ba? No way! Nisha, are you kidding me? Uy, yun lang. Pumanda doon sa may clip. Teka na, papalag na lang. Papalag na. Point of no return. Mamamatay pa nga dito si Roger. Walang kaba. Hindi kinabahan dito si Nisha, man. Actually, I think sinadya ni Nisha yun na bumanda kasi papunta na din kasi yung mga kakampi niya eh. So alam nila na may kill potential sila dito. Yes, that was just a support. Pero goods na din yun, nakapatay na sila dito and that's a few seconds to buy time para wala yung Oracle. Ganda no, nakahala ko nagkamali lang. Nakahala ko sumahid lang talaga dun sa may cliff. Pero calculated pala. Calculated? Lalaban naman, diba? Mapalag naman eh. Kaya naman eh. Pero sa ngayon, I think Team Liquid, hindi pa talaga sila makakapag-high ground. More on, farm muna sila dito sa mapa. Kasi alam naman nila, nasa kanila naman yung advantage pag na-drag to the late game. Eh. Much better siguro na kumuha sila ng Roshan. And for the side naman ng 9 Pandas, hindi din pwede nilang ibigay ng ganun lang yung Aegis dito sa Team Liquid. Kasi second Rosh na yan, I believe, later. So, meron na yung Aegis and Cheese. And let's say Mikey having the Aegis, Zai having the Cheese, sobrang magiging mahirap yan for 9 Pandas sa Clash. Pero so far, di pa natin nakikita nga dito yung Team Liquid. Pumunta doon sa may high ground. Actually, ito si Miero, Flaming Lasso, andyan na, on the Shadow Demon. Ilalaban na nga na doon na 9 Pandas, Kitake is here. Together with Mikey, delikado ba ito si Miero? Nice force bomb is coming from Roger, and then nakapag-blink out dito yung Oracle, straight down onto the Batrider. Mukhang mamamatay na ata dito si Miero after the false promise comes to an end. Pero mamamatay nga din ata si Nisha. Tossing up the mana, they burst it down, Kiyotaka right there. Nice Mystic Flare, nice disable. Mikey, hindi pinagalaw. Si Kiyotaka ay natares na umamamatoy pa. Four heroes down for the side of 9 Pandas. Ramzes is the only one left. Kamuntigan niya na mapatay si Nisha pero kinapos. Kakapos yan talaga sila. Ang ganda din kasi ng ginagawa ni Zai dito. Sinuzone out yung other heroes eh. Yes, nakapag-ultimate naman si Oracle pero it's not enough to save. Miero lalo na siya yung sumasalo ng halos lahat ng damage ng Team Liquid. Pero ito na yung final boss. 9 Pandas, si Ramzes nga pala ang final boss with a metamorphosis. Kaso malapit na, mag-expire yung meta. Ano, paano lalabanan to ng 9 Pandas? Kahit na sabihin mong okay, mabubuhay yung mga kampi mo, pero paano lalabanan? Walang meta. Ang hirap ata, ipilit yung teamfight dito ng 9 Pandas, ha? Medyo mahirap, pero sa high ground naman, ops lang din, hindi pa sila mababasagan for now. I think Team Liquid. Uy, muntigan na si Merdon, sobrang ano ha, sobrang init ha. Napaka-init, ha? De, buti na lang hindi namatay si Miero, no? Kahit pa paano, hindi pa natin masasabi talaga. Kahit sabihin ko, lamang yung Team Liquid ngayon, hindi, parang nakita ko pa, kaya pa ng 9 Pandas to, eh. I think kailangan nilang maunahan itong supports ng Liquid. Kasi, yes, walang pan-sustain masyado compared dito kay sa 9 Pandas that they have the Oracle. Pero ang nangyayari kasi, ang sakit din kasi ng binabato nitong Skyrat and Shadow Demon. May pang-save pa na disruption. So, iniisip ko kung sino mauna. Kasi pag si Kiyotaka, magbubol lightning in, isang silence, mamamatay siya agad dito Kaya nga feeling ko, kailangan niya ng BKB, pero Hex yung gusto niyang buuhin dito eh. So, siguro tatalon siya. Hex niya lang muna yung support. Try to burst down the support. Ayun yung magiging disable dito ni Kiyotaka aside from the Vortex. Pero ito na nga, mag-roroshan na yung 9 Pandas. Team Liquid. And mukhang easy peasy. Naroshan na ata to for the side of Liquid. Maliban na lang kung tatalon si Kiyotaka.
It's malabo ata. Nandun pa siya sa may tier 2. Sa baba. Malabo. Masyado sila malayo at mabilis mag-takedown ng Roshan, yung Liquid. Aha. And that Roshan kill, of course, is brought to us by Vortex. Guys, kapag gusto nyo mag-upgrade, Vortex po ang inyong hanapin. Search nyo lang ang kanilang page. PM-PM lang po kayo. Go Vortex, mga besi. Ayun, syempre. Message na kayo sa Vortex. Guys, quality PC parts. Pero, yun na nga no, again, AGs, ni siya naman ang maghahawa. Uy, akala ko. Masyado mainit. Akala ko may mahuhuli pa sa unstable concoction eh. Mainit dito si Mero. Si Kiyotaka rin eh. Talon ng talon si Kiyotaka eh. Which is maganda naman, kaso nga lang yung sinabi nga natin kanina, ilang beses siya namamatay, isang silence na ang tatalon yung Alchemist Mystic Flare. Diba? Kailangan agad nila magamit yung False Promise para dito kay Storm. Pero wala rin kasi, ang hirap kung hindi tatalon si Kita, kailangan niya ma-shift yung attention din sa kanya para makuha ng Batrider yung magandang Flaming Lasso target. Kaso ang problema kasi, pag nakapag-Flaming Lasso sila, magandang Flaming Lasso, kukulangin sila sa damage knowing na ito si... Terror Blade, medyo nagiging sobrang maingat talaga si Ramses sa positioning na hindi siya masyadong lumalapit. Kung baka siya yung last talaga na pumapasok dito sa Nine Pandas. Pero ito, yung five-man smoke play for both teams. Miero nga ang una makita pero makakapag-blink out lang. But Zai blinking in once again with a Mystic Snake. Turns into a stone. Mystic Flare, magmimintes pero okay lang. Mamamatay pa rin dito si Miero. Kiyotakan dun sa may ano ha, sa may likod. Si Boxy mukhang delikado, hihilain niya, walang takot. In a hex, yung Shadow Demon. Oh, you know. The bash! Swashbuckle bash! Holy sheesh! Well played na lang nakasabi dito ni Nisha. Nag-bash yung swashbuckle sabay abyssal ng Alchemist, hindi nagising. Mabilis ang patay lang sana yung gusto ng Storm Spirit oh, eh. Makapatay man. Man lang ng support. Kaso ang nangyari, siya yung nabash, wala, matuturnaround talaga siya kasi machi-chain disable na siya neto ng Team Liquid eh. Andyan na yung mga kailangan na items ng Team Liquid to shut down isang Storm Spirit. Ayun lang, nagbash pa yung swashbuckle, man. Okay, pero I think hindi na ata madedef itong mid lane set of rocks nitong Nine Pandas. Ayan, ano mo nakita, cute mode. Kita-cute! Let's go! Aegis pa rin para dito kay Nisha. Unti-unti na nga tutulak dito yung side ng Liquid sa may bottom lane. Pero up, Antares, yung solo kill ni Boxy ha. Yung solo kill dito yung Bounty Hunter. Pero ang daming force ups naman nun, pre. Na naman siyang TP. Oo. Pero up, Miero. Mukhang nakita. False Promise, gagamitin na. Arong tigmabubuhay pa dito ata yung Batrider. Mukhang patay na talaga yan, Idol. Kahit ano pang gawin mo, mamamatay na dito yung Batrider. Si Mickey ayaw tigilan, no? Kala mo may galit, eh. Tsaka napatay din nila si Antares dito sa top lane, ha? So, nakita natin na yung Team Liquid, ganun na talaga sila kalamang na kahit iba yung ini-aim nilang heroes, kayang-kaya na nila patayin. Hindi ko nga alam kung baan nila papatayin si Zai. So far, din mo naman si Zai, 1-0-17. Literal na, andyan lang siya para sayangin yung oras nyo. Para mag-stone gaze and mag-mystic snake lang. Ilang beses nila tinay patayin si Zai pero hindi talaga nila kaya. Kahit 3 heroes pa yan. Yun kasi ang maganda na update sa Medusa ngayon eh. Na yung shield niya, sobrang... Yes, mababa HP niya. Pero yung damage mo naman, hindi tatalab sa kanya eh. Lalo na pag high level na siya at nakuha na niya yung kanyang mga kailangan na items. Pero Nine Pandas still trying to find a way para makabawi dito. Muntikan pa mamamatay. Kaway talaga ni Ramses tong Tormentor eh. Pati si Roger. Nung nakaraan pa yan, di ba na solo kill nga niya no? Ni Roger si Ramses mismo. Yung Tormentor kasi nagre-repeat ng damage. Diyos ko po. Itong dalawang to, laging mainit sa Tormentor to eh. Oo nga, kahit nung game 1 eh, muntikan. Oh, di ba? Muntikan din sila. Muntikan din mamatay si Roger doon. Oo. Pero so far, Team Liquid, even if they have the Aegis, I think magpupush na din naman sila dito eh. Pa-expire na yung Aegis. Okay, 27 seconds na nga ata. If I'm not mistaken, 3 minutes. Eh, okay. So, ilang segundo na lang, mawawala na yung Aegis dito. And I'm not sure if magpupush pa ba yung Liquid or... magbabuy time na ulit sila. Magfa-farm na farmin muna nila tong jungle kasi either way,
goods pa rin yan para sa kanila eh. Aha. Kaya mo dito ni Ramses, pero di pa natin guys nakikita kung pumapalo talaga si Ramses sa mismong teamfight. Sobrang ingat lagi ng positioning ni Ramses. Hindi natin masasisi si Ramses eh, kasi once magpakita siya, ang daming pan-disable dito ng Team Liquid. Andiyan si Mikkei, biglang biblink, biglang mag-aabisal. Hindi siya papagalawin. Andun si Nisha, Rolling Thunder. Diba? Ang hirap din eh. Pero kailangan makapri dito ni Ramses ha, kung gusto nila makakambak talaga. Kailangan maramdaman natin kung gaano kayaman yung TV. Ayun. So, tingnan natin ha kung ano yung gagawin ng Nine Pandas. Gusto kong makakita ng sobrang gandang play from Nine Pandas dito eh, na makakapag-comeback sila. Pero, possible, pero medyo mahihirapan nga kasi ang yaman-yaman na ng Team Liquid dito and ang dami na din nilang pang-control. They have the Abyssal, di ba, yung silences and the stunts dito from Team Liquid. Oh, hello! Oh, ayun na nga! Namatay! Doon sa Tormentor! Natawa rin eh! Alam niya eh! Okay, 1-1 na, 1-1. Nung una si Ramses yung namatay sa Tormentor kasi si Roger yung pumapalo nun. Enchantress siya nun. Tapos ngayon, si Roger naman yung namatay. Okay, 1-1. Kukulit na itong dalawang to, ha? Kulit favorite mo, ha? Yung Tormentor, eh. Ay, pero ito, cute, ha? Kailangan niya talaga dito ng BKB. Kanina pa nga, eh. Kala ko nga, second item niya yung BKB niya. Pero right now, well, okay lang para mas mataas yung duration ng BKB niya. And I think his item choice is okay. Having that Hex, additional lockdown din yan for them. Aha. Uh-huh. Oh, Miero, kailangan maging maingat. Lulutuan na itog na maalap dito ni Miero. Bukang delikado bata yung Batrider. Yup, the bash after bash coming from Mikkei. Mamamatay nga po dito yung Batrider. Unstoppable na. Para dito sa Alchemist, mga tropa. At ito na, pakatok na once again yung Team Liquid sa may bottom lane. I think may creep sila dun sa may gitna. So walang backdoor protection nata yan. Zai taking the front lines. Ramses, kailangan na pumala. Gagamitan na nga ba na Metamorphosis? Ang tanong. Dito na rin si Insignia. Kiyotaka will just clear the creep wave doon sa may middle lane. Pull down yung chemical rage dito ni Mikkei. So kung gusto nila lumaban, it's now or never. Kaso 32 seconds pa para sa Batrider, ha? Kailangan din nila ng Flaming Lasso. Pero si Kiyotaka nakita! Mystic Flare! No buyback for the Storm! Kiyotaka, what have you done? Naku po. Ayun lang! Oh, Ramses, meron pa namang Metamorphosis. Ilalaban na nga daw talaga yan. Okay, wala nang atrasan to. Pero Zai, hindi natatakot dito kay Ramses. Even with the Stone Gaze and the Meta. Oh, Flaming Lasso. May kita ata dito si Mikkei. Well, Insignia was there. And Ramses, kailangan na nga pumalo dito. The Thunder coming from Ramses. Mikkei, walang takot. Lalaban na nga lang daw. Chachap-chapit si Ramses. Ang buhay patay! Si Ramses dito, man. Wicked sick for Mikkei and GG is bold. 1-1 on the board. And aabot nga po tayo dito sa game number 3. Well, nung nakita ko din ng draft, I was expecting din talaga na yung Team Liquid dito, once na makapag-late game sila, hindi na sila kakayanin ng Nine Pandas. At yun na nga yung nangyayari, pero well played pa rin from Team Liquid. They know how to play their heroes. Alam nila kung kailan yung mga timings nila. Pero of course, let's ask the panel naman kung ano yung thoughts nila sa game na to. Tosiro ka ba, Sir Mike? Ah, kulit mo ah. O hindi, nag-liquid ako. Yan! Yeah. 2-0 eh. Check yung replay ah. Pero alam naman natin mga kaibigan, capable naman yung Nine Dapat Pandas. Dapat nalabas yung prediction after eh. Para alam para na kung sino yung tumalong. Alam ko pero, sino yung tumalong. Pero kung nag-2-0, hindi siya sabihin dyan. Nag-keyboard, natalo yun. Yung same timing lang siya eh. Doon kanina, paano pa sa akin? Ano sinabi mo? Pero yun nga mga kaibigan, salamat sa ating butihin casters. Ano? Diba? For delivering us that kind of game na alam naman talaga natin sobrang lupet ng pinakita din dito ng Team Liquid. And ano nga ba yung points doon, Sir Mike? Kung bakit or kung paano nga ba nakabangon ng Team Liquid on that game number 2? Team Liquid, totally parang hindi ko naman feel na nakapanalo sila ng team. Pahit ganyan na yun yung reason bakit sila nanalo na game natin. Tingin ko problema nasa side ng Nine Pandas eh. Wala silang damage dito sa heroes ng Team Liquid. Team Liquid, kung may magsisipin man na Storm sa kanila, nasa silence, tatatago yung sinisipin nandito. That's why yung Storm Spirit, kung makikita nyo, madalas tamamatay eh. Kasi napapagawa siya ng mga unnecessary sips dahil sa save na ginagawa ng dalawang support dito ng Team Liquid. And I think yung items din ni Miero, dito ang sabi that
usual item na nakikita natin yun na meron naka-crimson, mm-hmm. may naka-pipe. Wala na eh. Yung early damage dito ng Team Liquid, puro magical eh. Yan. Okay, no? So, siguro, mga kaibigan, game number 3, makitaan natin ang different composition. Oo. Yung Nine Pandas, di ba? I mean, Team Liquid kasi yan eh. Kumbaga, hindi mo sila pwede i-count out talaga at the end of the day. Babounce back at babounce back yan. Even though behind sila ng game 1, talagang dapat hindi lang 100% eh. 110% ibibigay mo dito if you're Nine Pandas. Sabagay. Para 2-0 talaga sila. Well, kaya nga nauna sa TI yan eh. TI na sila, di ba? Oo. Oh. And, gaya sabi ko kanina, kahit pasok na sila sa TI, hindi pa rin sila magpapabaya. Uh-huh. And nakita naman natin kung paano nga ni-refine ng Team Liquid yung kanilang playstyle dito sa Game 2 to push a third game. Kahit first time nila ginamit yung Medusa offlane. Medusa, sobrang gumana. Wala akong mapatik kay Medusa eh. Sobrang kunat kasi yung damage dito ng Nine Pandas kay Storm Spirit lang talaga eh. And yung Batrider, wala talaga siyang totally magawa kung nakita mo first build niya is Octarine. Like, kung mag-dagger siya, alam niya kung ano yung nangyari sa Storm Spirit, mangyari din sa kanya eh. Hindi rin siya makakapaglasa ng Matina eh. Kaya hindi ko siya masisi kung bakit nag-Octarine first build siya. Pero yun nga lang yung problem. Wala silang Crimson Pipe. Wala silang team item. Utility item. Eh yung side ng Team Liquid, hindi naman problema yun. Since alam nila na, okay, pag wala si Ramses, yung Storm Spirit lang problema natin. Eh, may sagot tayo sa Storm Spirit. Skyrat. Yung dalawang support. Wala eh. At kumbaga wala sila ng solid stun.